So guys, kumusta sa ating lahat? So kung natandaan nyo yung unboxing ko dati, tapos nilublub natin sa tubig yung cellphone na iPhone 12 Pro Max. Ito yun, guys. So nag-antay ako ng 3 days para lang obserbahan kung anong resulta ng phone, kung sakaling masisira man or gumagana pa. So good news guys, gumagana pa siya. Actually, ito yung ano, pakita ko sa inyo. Yan, gumagana pa. Yan. As in, wala siyang kaproblema-problema or hindi siya nagkaroon ng problema simula nung nilublog natin sa tubig. Tapos, ang maganda pa dyan, ang karagdagang test pa dyan, pumunta tayo sa swimming pool na may chlorine, tapos panoorin nyo lang sa video. Kasi yung video na to, yung i-upload ko na to, meron siyang comparison sa iPhone 11 Pro Max at saka yung optical zoom na 5 times sa 12 Pro Max at saka 4 times dun sa 11 Pro Max. So panoorin lang yung video na to hanggang dulo kasi makikita nyo. Saka by the way guys, may ituturo ako sa inyo na kung mga iPhone user kayo, may mga iba sa atin siguro na hindi pa nila alam na ang iPhone ay mayroong isang feature na magagamit natin sa, tawag nito ay backtap. So ang backtap ay ma-customize nyo either 2 tap sa likod or 3 tap sa likod, which is magagamit nyo sa mga shortcut. So halimbawa, isi-set up natin ngayon. So makikita nyo yung settings ng backtap guys. I-press nyo yung settings. Punta kayo sa accessibility. Tapos hanapin nyo yung touch. Tapos ngayon, pumunta kayo sa backtap. So on ng backtap. Tapos may double tap. Anong gusto nyong gawin dyan sa double tap? Halimbawa, lock screen. Tapos, i-testing natin yung lock screen. Halimbawa, nakaganyan siya. I-tap ko ng dalawa. Yan, nag-lock screen siya kasi tinap ko sa likod. So, ito namang ano, yung tatlong triple tap. So, halimbawa, ang triple tap natin guys ay screenshot. So, screenshot ang nilagay natin sa triple tap. So, gusto mong screenshot yung halimbawa, message ng kaibigan mo. O, pagpalagay natin, kahit yan, i-screenshot mo yung mga yan. Pwede mong i-tap ng tatlo mabilis. Yan, nag-screenshot siya. So, shortcut na guys, hindi na kayo mahirapan pa ng ano, nag-screenshot na siya. So, i-check natin yung screenshot niya. Yan yung in-screenshot natin, di ba? So, i-check natin, punta tayo ng photo. Yan yung na-screenshot natin guys. Yan yung mga messages na ni-screenshot natin. So guys, as I promised, pupunta ako dito sa pool. Yan yung pool. Tapos hawak natin to or suit natin, ilagay natin sa bulsa. Tapos naka-on. Gaya niya no, naka-power. Oh, ito mo yung pool. Yan. So sana pag-ahon ko nakabukas pa siya. So yan guys ha, sana pag-ahon ko nakabukas pa siya. So tara, subukan natin. So yung tubig na yan guys, may chlorine pala yan. May chlorine pero hindi ko alam kung gaano katibay talaga yung iPhone. So yan, punta na ako. Kita nyo mo. Thank you.
Yan, so nakalubog na sa stove, guys. Tingnan natin kung gumagana pa. Yan, gumagana pa, guys, oh. Yan. So gumagana pa talaga siya. So ulitin natin. Zoom, tapos i-compare natin sa iPhone 11 Pro Max na 4 times lang. So ngayon nga naman, guys, i-testing natin yung video quality ng iPhone 11 Pro Max at saka iPhone 12 Pro Max. Kung nakita nyo sa taas, yan yung iPhone 12 Pro Max at saka sa baba naman yung iPhone 11 Pro Max. So para sila, guys, na ano lang, times 1 optical zoom. So kung pansin nyo, parang medyo malinaw para sa akin yung iPhone 12 Pro Max. Dito naman sa taas, ginamit natin yung full 5 times optical zoom ng iPhone 12 Pro Max. At saka sa baba naman, ginamit natin yung full optical zoom ng iPhone 11 Pro Max, which is 4 times lang compared to iPhone 12 Pro Max ay 5 times. So dito naman tayo, guys, sa ano, sa test ng speed ng 4G at saka 5G. So napansin natin sa bandang kaliwa, ito yung iPhone 11 Pro Max. Sa bandang kanan naman, ito yung iPhone 12 Pro Max.
So ang pagkakaiba nila dito guys sa speed, ito is 4G pa. Ito naman ay 5G na. So ang gagawin natin ngayon guys ay ang test ng speed nila. So mayroon akong 11 application, which is good thing for that is the same app para press lang ng size para ma-measure talaga natin yung speed nila. So nakita nyo dito 11 application yan. Kung napansin nyo dito, dalawa 11 application. So ang gawin natin ngayon guys ay ititesting natin yung speed ng 4G at saka 5G. So punta tayo dito sa app. Kung makita nyo yung application, so yan. So nakita nyo yung speed dito guys, halos 4G 2 bar lang. Tapos dito naglalaro ng 3G to 5G. So hintayin mo muna natin na mag 5G guys. Tingnan nyo dito, tutukan nyo dito, 5G yan. Yan, 5G na yan, 2 bar. So ang gawin natin guys, ipipress natin yung 11 application na to be upgrade. So mayroon tayo dito, parehas na applications, 11 yan. So mayroong eDream, may Carcel, mayroong Cebu Pacific, tapos Google Map, tapos Twitter, Uber, Webjet, realestate.com, at saka Camera 360, Tile, Zumato. So yan yung ano guys, 11 na mga app na ititesting natin ng speed ngayon. So ang gawin natin, isabay natin pindutin yung update all para malaman talaga natin kung sinong mas mabilis sa ang pagkakaiba ng 4G at saka 5G. So hintayin muna natin na mag 2 bar ang 5G dito. O yan. So ito na guys, pipindutin ko na. Tingnan nyo kung ano yung mas mabilis na speed. So in 5, 4, 3, 2, 1. So yan guys, kung napansin nyo, nagsimula na siyang upgrade. So nakita nyo yung eDream, sobrang bilis ng speed niya. Tapos dito sa eDream na application sa 4G, medyo humahabol siya guys. Humahabol siya. So tapos na siya. So ang 5G ngayon, naiwan. So yun yung testing natin guys kung anong mabilis, kasi ang sabi nila mas mabilis daw yung 5G. So antayin muna natin, medyo na stuck yung 5G ngayon, hindi pa nakahabol. Yung 4G ng iPhone 11 nakadalawa na siya. Yan, tingnan natin ha, 8 na siya, 8 na yung natapos, natira, ito 11 pa rin. So medyo lamang yung 4G. So tingnan natin kung ano yung pagdiferensya ng anong diferensya ng 4G at saka 5G. Yan, 7 na guys. Itong 5G hindi pa gumalaw. 10. Yan oh. 9 na guys. 8 na guys. 8 saka 7, nakita nyo? 6. Tapos dito 8. Yan guys oh. Parang napansin mo, 5 na dito, ito 8 pa rin. So parang, so 5 saka 8. So yung iPhone 12, kahit 5G siya, medyo naiwan ng naiwan ng konti. 4 na dito guys oh. 4 na. So 7, i-ano muna natin yung brightness kasi nawala yung brightness niya. 7. So 6 versus 4. So nag-automatic siyang guys, ng mood ng So 3 again 6, 5G at saka 4G Pero 5, kung nakita niyo to, 5 tapos versus 3. Medyo mahina yung 5G, kahit 5G siya. Eh walang sinabi sa 4G pala. 5 tapos 3 dito sa iPhone 11, tapos iPhone 12 5 pa rin. So hindi pa humahabol yung 5G. So good thing nito guys kasi
halos para sila ng network coverage, pras ng company, pero mahina yung ano. Hindi humahabol yung 5G, kahit dalawang bar ng 5G, dalawang bar din ng 4G. 3.5 pa rin guys. Yan, tunay yung 4G. So hindi mo talaga masasabi kahit 4G siya or 5G siya, mabilis. Ito, tunay sa 11 Pro. Pro Max. Tapos 5 pa rin sa ano. Medyo na-stack siya dito sa camera 360. Tapos dalawa na natira dito, yung over at saka tile na lang. Dito ay 5 pa. Zomato Camera 360 Real Estate website saka google.com at Google Map. Yan, matatapos na yung isa. Pero 5 pa rin yung ano, yung 5G hindi gumalaw. Na-stack siya sa camera 360. Yan, isa na lang. Yan o, hindi mo masabi o, tapos na yung ano guys, yung 11 Pro Max. Tapos yung ano, 5 pa rin, na-stack siya. So yung 5G na to, hindi talagang ano, hindi mo masasabing gumagana ng maayos. Yan o, hindi mo, nakita nyo 5G 2 bar, 4G 2 bar. So 11 Pro Max at saka 12 Pro Max. Pero tingnan nyo, tapos na yung 11 Pro Max, tapos na dito, done na. Pero dito, mayroon pang 5. So, yan guys. Kayo nang mag-decide kung anong masasabi nyo sa speed ng 4G at saka 5G. Kasi sabi nilang 5G mas mabilis daw. Which is, 5G naman yan, 2 bar, ito din. Yung sinimula natin 4G sa 11 Pro Max na 2 bar din. Pero tingnan mo, iwan na iwan yung ano. Press sila ng application. So, wala. Walang medyo pagkakaiba ng 4G at saka 5G. Hindi talaga siya, ano, masabing sobrang bilis kasi natalo siya sa 4G. So, yun lang guys. So, ang reaction ko dito, parang walang pagkakaiba. Kahit sabihin nila na 5G to, 4G, pero gumagana pa rin ng maayos yung 4G, mas mabilis pa. Kasi paras lang sila ng application na in-update natin eh. In-update natin 11 application, same application, pero iwan pa rin hanggang ngayon 5G siya, pero 5 pa rin yung natirang application na i-update pa. Pero dito 11 application sa 11 Pro Max, pero tapos na siya. So kayo na magde-decide guys kung anong masasabi nyo. So maraming salamat sa inyo guys.